Muling ipinatawag ng mga investigador ang ilang kaibigan at kaklase ng pinatay na architecture student na si Edin Joy Villasete. Nais ng Special Investigation Task Group na makakuha pa ng mahalagang impormasyon para magkaroon ng lead na mag-uugnay sa salarin. Nagpapasa din po kami ng mga screenshot na last chat, and then po pina-confirm sa amin kung sino-sino daw po yung mga meron po silang mga taong nakasulat na po. Kung kakilala po namin or hindi po. Mayroon pong mga nasasabi yung pulis na hindi rin din po namin alam, at marami din po kaming nalalaman na nakakagulat. Ayon sa tagapagsalita ng Special Investigation Task Group, isa sa kaibigan ni Eden ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. Sabi umano nang hindi muna pinangalan ng kaibigan, apat na kabataang lalaki ang malimit pumunta sa apartment ng biktima para maglaro ng online games. Hindi naman nakilala ng other friends o classmates niya dito sa school. Itong apat na ito yung tinututukan din natin sa ngayon para ma-identify natin at makunan din natin ng statement kung ano ay nakakalaro niya sa ML. Yung ating biktima ay mahilig po maglaro ng ML. Nakuna na umano ng pahayag ng pulisya ang dalawa sa apat na kabataan. Pinag-aaralan na rin ang Special Investigation Task Group na magsagawa ng reenactment para magkaroon ng idea kung paano nangyari ang krimen. Para ma-trace back kung paano nangyari yan, makikita natin kung paano lumabas, paano pumasok ang kondom. Maaring makatulong sa ating pagkakalap ng ebidensya. Nagsalita na rin ang may-ari ng apartment na si Engineer Nelson Bantugan. Matapos na kumalat ang mga post sa social media na nag-uugnay sa kanila sa krimen, tahasan niyang itinanggi ang mga akusasyon kasabay ang pagtiyak ng kooperasyon sa mga otoridad. Gabi-gabi ang pinapanalangin ko sana mahuli na yung salarin para kami po, yung mga anak ko po masyado na pong apektado rin eh. Pamilya po namin masyado na apektado. Ang dami-dami pong mga post sa Facebook na laban sa amin, kung ano-ano. Nagbigay na ng salaysay sa mga investigador si Engineer Bantugan. Sabi ng Occidental Mindoro Police, walang napansin kakaiba ang mga investigador kay Engineer Bantugan nang kanila itong tanungin. Nananawagan na rin ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa PNP chief na tutukan ang kaso at palagutin ang nasa likod ng brutal na krimen. Ang VACC nananawagan sa chief PNP, General Benji Acorda, please i-resolve nyo to the soonest time possible. Babantayan namin ito. And we suggest ang DILG should offer an additional 500,000 as reward money to any information that will lead dito sa pumatay. Tinitiyak ng mga investigador, masusi nilang pinag-aaralan lahat ng mga detalye na pwedeng magbigay linaw sa kaso. Dennis Dato, ABS-CBN News, San Jose, Occidental, Mindoro. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,